Hoy, mga kasimple, ang gagawin naman natin ngayon ay bilo-bilo. Kung tawagin sa amin sa Batangas ay pinindot. Kaya tara, umpisahan natin. Naglagay tayo ng ubi halaya dito. Yan, ilagay na natin dito yung ating ubi halaya. Utay-utay natin ilagay yung ating giniling na malagkit. Patakan natin ng konting McCormick. Siya natin ibabasa at kung kulang, lalagyan natin ng konting tubig. Lagyan pa natin. Tapos, nilagyan ko ng konting tubig to. Hanggang sa makuha natin yung tamang ano. Ayan. Nakuha na natin yung tamang ano. Tamang masa ng pagkabasa. Bibilo-biluhin naman natin. Ganyan. Ganyan lang. Gawa naman tayo ng plain. Parehas din lang. Utay-utay din ang tubig. Yo, mga bilo-bilo. Lagay natin yung ating gata. Lagay natin ang ating kamote at gabi. Lagyan natin ng konting asin. Para hindi malabnak. Salitang Batangas, eh! Napahintang natin siyang lumambot. Yan, gumugulo na. Lagyan naman natin itong ating sagong maliliit. Kalahati lang. Tapos sahaluin natin ang hahaluin hanggang sa lumambot. Lagyan po natin ang asukal. Kalpotang-kalpotan na. Pag medyo luto na yung sago, saka natin ilalagay ang ating bilo-bilo. Langka. Ina natin ang ating mga bilo-bilo. May violet at may puti. Haluin lang ng haluin. Pag lumutang ang mga bilo-bilong yan, luto na. Ganyan po pala natin ang minatamis na langka. Yan. Sayang yung patas. Lagyan naman natin ang palapot. Ito yung galapong. Yung ginawa natin bilo-bilo, nagtira tayo ng konti. Thank you.
Pare, luto na ang pinindot. O, tige kagagawin ta ng kulay. O, yan. Yan nga. Simple laan. Parang si Simple Bitsay. Ayan na po, luto na ang ating bilo-bilo. Ready to serve. Subscribe lang po kay Simple Bitsay.